At dahil Sunday ngayon, JIP, alam nyo na yan, 6 winners tayo ng 200 pesos. Makinig maigi kasi baka kayo yung nanalo. Unang winner, Ruth Galela. Ikalawang winner, Evangeline Mariano. Ikatlong winner, Kathleen Cabotaje. Ikaapat na winner, Aldrian Decena. Ikalimang winner, Maylene Mole. At ang ikaanim, Karen Padios. Sa lahat ng winner, pakimessage ako sa aking Facebook page na JD. Send lang ng proof para maklaim ang prize. Para sa mga hindi nanalo, mas pagbutihan natin ang comment ngayon dahil December na. Sa December 15, ang announcement ng winners ng ating makakakuha ng Ang Ninuno shirt at Ang Ninuno hoodie. Kaya naman, lahat ng comments nyo, mas paramihin pa natin, lahat yan ay entry para sa hapol ng limited na hoodie at oversized shirt. Ilamang JIP, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Habang minamanmana ng mga taong namimitas, hindi maiwasan ni Rigor ang mag-isip kung ano ba talaga ang hinahanap nila. Napatingin ang binata kay Mang Dario at nakita niyang nakatitig lang din ito sa kanya. Wala namang nangyaring kakaiba hanggang sumapit ang oras ng tanghalian. Kanya-kanyang umpukan ang mga tao sa lilim ng malaking puno sa paligid. Ngunit napansin ni Rigor ang dalawang lalaking hindi nakikisama sa iba. Kapwa pulang sako ang hawak ng mga ito. Kaya naman naghihinala na ang binata. Ngunit kinahapunan, pagkatapos ng anihan ay saka pa lamang nila natukoy ang kalaban. Habang nagbubuhos ng mga inaning kape, biglang dumating si Dario bitbit ang isang galong tuba. O mga kasama, kaunting pampagana, mahaba pa ang araw natin. Wika nito na kaagad namang sinaway ni Oka. Ano ka ba naman, Dario? Alam mong may trabaho pa eh. Nagdala ka ng alak. Inakbayan ni Dario ang kaibigan at saka bumulong. Huwag kang mag-alala, Oka. Isa to sa mga paraan ko para malaman ang motibo ng mga kalaban. Kaya dyan ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit na ano. Napaupo si Oka. Pinanood ang ginagawa ni Dario. Isa-isa nitong inabutan ng mga tagay ang mga nagpipili ng bunga ng kape. Hindi makatanggi ang mga ito. Nakailang ikot si Dario bago tuluyang maubos ang laman ng galon. Bumalik siya kung nasaan si Oka at muling nagsalita. Nakikita mo ba yung dalawang lalaking yun? Bantayan mo mabuti dahil mamaya may mangyayari sa mga yan. Bigla nitong naalala si Rigor. Kaya inikot niya ang tingin sa paligid para hanapin ang binata. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakamanman din ito sa dalawang taong itinutukoy ni Dario. Naku po, naloko na. Oka, tawagin mo nga si Rigor. Baka kung anong gawin ng batang yan eh. Wika ni Dario. Akmang tatayo na sana si Oka. Nang makita nitong kumilos ang dalawang lalaki, sa hindi malamang dahilan ay sinundan ni Rigor ang mga ito. Dinampot ni Dario ang itak at dali-daling sinundan ng binata. Sinabihan din ito si Oka na maiwan upang tignan ang iba pang mga tauhan. Naabutan ni Dario si Rigor na tahimik na nakamasid sa ginagawa ng dalawang lalaki. Medyo malayo ang binata sa kinaroroonan ng mga ito. Kaya hindi nila narinig ang sinabi ni Dario. Hoy Rigor, anong ginagawa mo dito? Saka, bakit mo sinusundan yung dalawang yan? Tanong ni Dario.
Hindi maganda ang kutob ko sa mga taong yan. Kakaiba ang kinikilos nila. Simula kaninang umaga. Habang pinagmamasda ng dalawa ang mga iyon, nagulat sila dahil biglang pumasok ang mga ito sa loob ng gubat. Dali-daling tumakbo si Naregor para sundan ang dalawang kalalakihan. Pero napakabilis kumilos ng mga ito. At ang nakakapagtaka, wala silang naiwang bakas. Sinasabi ko na nga ba eh. Regor, bilisan mo! Umalis na tayo dito! Wika ni Dario. Sinunod naman ni Regor ang sinabi nito. Habang nasa daan ay hindi maiwasan ng binata ang magtanong. Ano ba talaga ang mga kalaban natin? Saka bakit hindi ko mapigilang sundan yung dalawang yun? Napahinto si Dario at nilingon ng binata. Mga aswang sila. Pinain kanila para pumasok sa kanilang patibong. Kung sinundan mo sila kanina, malamang natulad ka na din sa tatay mo. Wika ni Dario. Dito niya nasinimulang isalaysay ang dahilan kung bakit pinatay ang kanyang mga magulang. Ayon kay Dario, bukod sa marami ang naghahangad ng bertud na hawak ni Regor, may mga elemento ding nagnanais na makuha ang kapangyarihan ng langis ng aswang. Dahil ayon sa mga taong nagkaroon ng pagkakataong masilayan ang kakayahan ng langis, nagbibigay ito ng kakaibang kakayahan sa gumagamit, magbabago ang kanilang anyo at lalakas ang kanilang puwersa. At ang pumatay sa tatay ni Regor, isang manggagamot na naghahangad ng malakas na kapangyarihan. Ang dalawang kalalakihang minamatsyaga nila ay tauhan ng sinasabing manggagamot. At ang dahilan kung bakit tumakbo ang mga ito papasok sa gubat ay ang lasong inilagay ni Dario sa ibinigay niyang tuba. Hindi ito basta lason. Dahil kaluluwa ng taong may masamang tangka ang pinupunterya nito. Unti-unti itong kakalat sa kabuuan ng kaluluwa ng isang tao hanggang sa tuluyan na nitong masakop at matunaw. Mabuti na lang talaga at mambabarang ang lola ko. Ngayon, kung hindi maagapan ang ginawa ko sa dalawang yun, mamamatay silang walang kaluluwa ang kanilang pisikal na katawan. Biglang napalunok ng laway si Oka habang nakatitig kay Dario. Sa isip nito, mabuti na lang at nasa panig niya ang taong iyon. Dahil nakakatakot itong makalaban. Isipin mo na lang na kaya nitong tunawin ang kaluluwa ng isang tao. Kung ganun, paano po natin malalaman kung sino ang taong iyon? Tanong ni Regor. Hindi ako makakasagot niyan, Regor, kung hindi ang nakakatanda kong kapatid. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa, pero ilang beses ko nang nasaksihan si Manong Terrio na ginagawa niya yun eh. Pagsapit ng dilim, napagpa siya ni Regor na tunguin ang lugar kung saan nakatira ang nakakatandang kapatid ni Dario. Tatapusin ko na lang ang pagbibilad ng mga kape. Saka po tayo pupunta sa lugar ng kapatid niyo. Sumang-ayon naman si Oka at Dario. Isang linggo din ang bubunuin para matuyo ang mga bunga ng kape. Depende pa ito sa sikat ng araw. At nang matapos sila ang pagbibilad, bumiyahe ang tatlo papunta sa probinsya kung nasaan ang nakakatandang kapatid ni Dario na si Manong Terrio. May git-anim na oras ang biyahe papunta sa lugar sakay ng bus. Hapon na nang makarating sila sa mismong bayan at kakailanganin nilang sumakay sa habal-habal paakyat ng baryo nila Mang Terrio. At kapag minalas ka nga naman, wala silang naabutang habal-habal dahil hindi na umaakyat sa baryong iyon ang mga ito pagsapit ng alas 5 ng hapon. Naku, paano naman yan ngayon, Mang Dario?
Eh kailangan pa natin magpalipas yata ng gabi dito sa bayan eh. Tanong ni Rigor. Hindi rin yan uubra bata. Wala akong kakilala dito. Pero kung lalakarin natin, abutin tayo ng dilim bago makarating sa bahay niya. Tugon ni Dario. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Rigor. Pinili na lang nilang bagtasin ang daan papunta sa baryo. Habang papalapit sila ay kumakapal ang gubat sa gilid ng daanan. At maliban pa dito, tila nawawala ang daang tinatahak nila. Unti-unti na din itong natatakpan ng makapal na talahib. Kaya hindi maiwasan ni Rigor ang magtanong kay Dario. Amang Dario, sigurado po ba kayong dito yung daan? Mukhang naliligaw na yata tayo eh. Hindi naman nagsalita si Dario. Salip ay huminto ito sa tapat ng isang patay na puno at kumatok. Tao po, Manonterio, si Dario po ito. Tao po! Natawa si Oka sa ginagawa ng kaibigan. Maging si Rigor ay napapaisip na din. Mang Dario, madilim na po. Wala na tayong oras. At ayokong... Hindi na naituloy ni Rigor ang sasabihin. Dahil bigla na lang may nagsalita mula sa loob ng patay na puno. Nang buksan nito ang pintuan, laking gulat ni Oka at Rigor. Dahil biglang nag-iba ang buong lugar. Ang patay na puno na kinakatok ni Dario, ito ang mismong pintuan ng tahanan ni Mang Terio. Tumambad sa harapan nilang tatlo ang napakalaking tahanan ng kapatid ni Dario. Gawa lang ito sa kahoy. Mula sa dingding at maging ang bubong nito, yari din sa tabla ng mulave at apitong. Binabalot din ng makapal na lumot ang dingding. Kaya hindi madaling makita ang kabuuan ng tahanan. Maliban na lang kung babangga ka sa dingding nito. Idagdag mo pa ang napakalakas na sabulag na inilagay ni Terio. Amanong ako to si Dario. Naparito kami dahil kailangan namin ng tulong nyo. Bati ni Dario. Agad namang pinapasok ni Terio ang tatlo. Anong tulong ba ang kailangan nyo? Kung pera ang pinunta mo dito, Dario, pasensya ka na, wala din ako. Wika ni Terio habang paupo ito sa harapan nila Rigor. Pinagmamasdan nito ang binata at para bang may kung anong nararamdaman mula dito. Dario, magsabi ka nga ng totoo. Anong meron sa batang to? Nanlaki ang mga mata ni Rigor dahil siya kaagad ang ibinungad na paksa ni Terio. Naku, hindi ka pa din talaga kumukupas, Manong. Magaling ka pa ding makiramdam. O Rigor, huwag ka mag-alala. Kakampi natin si Manong Terio. Ipakita mo kung ano yung dala mo. Wika ni Dario. Nagtiwala naman si Rigor at inilabas mula sa kanyang bag ang sungay ng kalabaw. Inilapag niya ito sa mesang nasa harap nila. Sa inala ko, Manong, ang laman ng sisidlan na yan ay langis ng aswang. Nakuha yan ng kasamaan ko noong aktibo pa kami sa pagiging sundalo. Ito din ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ngayon may hinahanap kaming kalaban. Mga nilalang at taong naghahangad ng kapangyarihan ng langis. Kaya naparito kami dahil alam kong may kakayahan kang tukuyin ang kinaroroonan ng elemento o ng tao. Paliwanag ni Dario. Maliban sa mga nabanggit na kakayahan, biyasa din sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ang nakakatanda nitong kapatid. Walang problema. Madali lang naman akong kausap. Sandali lang at may kukunin ako sa kusina. Tugon ni Terio. Nagtaka ang tatlo kung ano ang kukunin nito sa kusina. Amanong, yung mga gamit mo ba sa panggagamot? Diyan pa rin nakalagay? Tanong ni Dario. Ano ka ba naman, Dario?
Eh bakit ko naman ilalagay sa kusina ang mga kagamitan ko sa paggagamot? Mag-isip ka nga. Kumuha ako ng baso at pitcher ng tubig. Nasaan ang pasalubong yung alak? Biglang nagkatinginan ang tatlo sa sinabi ni Teryo. Sandali lang po. May dala po ako dito pero hindi po ito mamahalin ha. Wika ni Rigor. Sinadya pala ng binatang bumili ng alak upang ipasalubong ito sa kapatid ni Dario. Namamangha ito dahil nagagawang matukoy ng matanda ang halos lahat ng bagay na isinadya nila sa lugar. Tuwang-tuwa itong kinuha mula kay Rigor ang isang bote ng alak at isinalin sa hawak niyang baso. Aba, ilang taon na din akong hindi nakakatikim ng alak. Ay maraming salamat, Eho. Bueno, sa nakikita ko, ang hawak niyong sisidlan ay makalumang kagamitan ng mga aswang. Sungay ng kalabawang kadalasan nilang ginagamit na imbakan na nagagawa nilang langis. At may ginagamit silang dasal para hindi maubusan ng laman ng sisidlan. Eh kahit ipaligo nila, hindi maubos yan. Bihira na ang ganitong sisidlan. Kaya sa inala ko, mula ito sa isang malakas at makalumang angkan ng mga aswag. Saan bang lugar nakuha ang sisidlang ito, Dario? Tanong ni Teryo. Doon po sa huling destino namin sa Basilan. Hindi ko po alam kung paano nakuha ni Elpidio ang sisidlan pero may sulat siyang iniwan. Baka merong paliwanag tungkol dyan. Kinuha ni Rigor ang sulat mula sa kanyang bulsa. Inabot kay Teryo at kagad na binasa. Ang mga sumusunod ay batay sa sulat ni Elpidio. Ingatan niyo ang sisidlan na ito. Dahil maaaring maging sanhi ng malaking kaguluhan kung sakaling mapunta sa maling kamay. Ayon sa matandang nagbigay sa akin, maaaring magtaglay ng kakaibang lakas ang sino mang gumamit ng langis sa loob ng sisidlan. Kahit na hindi mula sa lahi ng mga aswang, maaaring magamit ng taong yon ang pambihirang kakayahan sa pamamagitan ng pagpahid lang ng langis sa katawan. Ngunit may babalang iniwan sa akin ng matanda. Sa oras na gamitin ang langis, kusang lalapit ang iba pang elemento upang subukin ang taong gumagamit nito. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang langis. Kaya kung nababasa niyo ang sulat na to, malamang wala na ako. Dario at Oka, kayo ang dalawang pinagkakatiwalaan ko nito, higit kanino man. At sa tamang oras at panahon, gusto kong ibigay niyo ang sisidlan kay Rigor. Kayo na din ang bahala sa kanya. Alam kong hindi niyo siya papabayaan. Paalam, mga tapat kong kaibigan. Matapos basahin ng sulat, nagsalita si Teryo. Sa palagay ko, ito na yung pagkakataong sinasabi ng tatay mo. Ngunit nagdadalawang isip ako dahil hindi sigurado kung mabuting aswang ang nagbigay sa kanya o nasa panig din siya ng kalaban. Huwag na muna nating isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga, matukoy natin kung sino ang kalabang maaaring kaharapin. Matapos magsalita, kagad itong tumayo at kumuha ng mga kagamitan sa loob ng kwarto. Paglabas nito ay walang sabi-sabi niyang binunot ang isang hibla ng buhok mula kay Rigor. Aray ko naman, Manong. Para sa naman niyang buhok? Tanong ng binata. Dahil wala namang kayong gamit mula sa tatay mo, maaari kong gamitin ang buhok mula sa'yo para matukoy kung sino ang pumatay sa kadala. Tugon ni Teryo. Nanatiling nakamasid sina Oka at Dario sa ginagawa nito nang bigla na lang itong matigilan. Mukhang hindi pangkaraniwang aswang ang kakaharapin natin, Dario. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ng kaibigan nyo nung sandaling tanggapin niya ang sungay sa sisidlan. Nagtaka si Dario sa sinabi ng nakakatandang kapatid. Dahil maging sila ay walang kaalam-alam sa mga nangyari,
nung araw na ibinigay kay Elpidio ang sisidlan. Anong ibig mong sabihin, Manong? Paano mong nasabi na hindi pangkaraniwang aswang ang kakalabanin natin? Tanong ni Dario. Nasilip ko na ang buong pangyayari sa aking balintataw, Dario. Ang babaeng nagbigay ng sisidlan sa kaibigan mo ay ang mismong ina ng isang pinakamataas na pinuno ng mga aswang. At hindi lang basta aswang. Mula sila sa angka ng dinungon. Kaunting kaalaman. Ang mga dinungon ay sinaunang aswang na maaaring ihanay sa angkan ng mga hanagob. Talunanon, lalong-lalo na sa bangkilan. Sila ang sinasabing pinakakakaiba sa lahat ng nabanggit. Dahil sa kabila ng pagiging aswang, hindi sila nagpapalit ng anyo. Purong lakas ng pangangatawan at isipan ang sandata ng mga ito. Kaya nilang magbitaw ng tigalpo sa pamamagitan ng pagtitiglang sa taong gusto nilang biktimahin. At ang mas nakakatakot pa sa angkang ito, hindi mo sila basta-basta makikilala. Biglang naalala ni Gregorio yung dalawang kalalakihan na sinundan niya sa kagubatan. Kaya kagad niya itong naitanong kay Terrio. Nung nakaraang araw bago kami pumunta dito, may dalawang lalaki po akong sinundan eh. Kabilang po ba sila sa sinasabi niyong mga aswang? Umiling si Terrio. Dumungaw sa bintana at nagsalita. Aron! Isko! Ay pumasok nga kayo dito! Maya-maya pa. Dalawang lalaki ang pumasok. Napatayo si Regor. Dahil yon yung mga kalalakihang sinundan niya. Teka Manong, naguguluhan po ako. Hindi niyo naman ako kilala, di ba? Ang pagkakaalam ko, kapatid kayo ni Mang Dario. Pero kahit siya, hindi niya din nakilala ang dalawang lalaking to. Ano ba talaga yung nangyayari? Tanong ni Regor. Halata sa boses nito ang pagkaasar. Kaya naman pinakalma siya ni Terrio. Sandali lang. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Ang dalawang ito ay mula sa parehong angkang sinasabi ko. Pero nasa panig sila ng kabutihan. Matagal na silang naglilingkod sa akin. Wika ni Mang Terrio. At dagdag pa nito. Hinahanap nila ang sisidlan upang pangalagaan ang sinumang may hawak nito sa kasalukuyan. Tungkulin po namin ang sundan kung sino man ang may hawak ng sisidlan. Sa utos po yun ng aming sinaunang reyna na si Aling Diling. Nagkataong ang tatay mong siyang pinagkalooban ng gamit na yan. Kaya sinundan namin siya hanggang sa bayan nyo. Naroon din kami nung araw na pinatay sila ng nanay mo. Patawad kung wala kami nagawa. Uwi ka ni Aaron. Tanging buntong hininga lang ang itinugon ni Regor. Dahil nahihirapan siyang iproseso ang lahat ng impormasyon. Alam kong mahirap unawain ang lahat. Pero ang maipapayo ko sa iyo, ipalagay mo ang iyong sarili dahil nasa ligtas kang mga kamay. Ang mabuti pa magpahinga ka muna nang makabawi ka ng lakas. Bukas natin pag-usapan ang lahat. Kaagad namang pumasok si Regor sa kwarto. Samantalang dinala ni Terrio sina Aaron, Isko, Oka at Dario sa likod ng tahanan upang kausapin. Ayokong marinig ng bata ang pag-uusapan natin dahil baka lalong lumala ang pagkalito niya. Dario, siguro naman kahit papano, may naiwan pang kaunting kaalaman sa isipan ba? Wika ni Terrio. Ang tinutukoy nito ay lihim na karunungan. Itinuro ng kanilang ama na isang kilalang manggagamot at bertude sa kanilang lugar. Kahit papano Manong, may naitabi kong bala. Kung sakaling mapalaban ako ng kumbate, hindi naman ako basta titiklop. Saka baka nakakalimutan mo.
Kung hindi ako naging sundalo, ako sanang magiging tagapagmana ni tatay, di ba? Pagmamayabang nito. Ngunit kahit ganun, napanatag ang loob ni Teryo. Dahil kahit papano ay makakalaban sila. Oo na, sige. Kaya kakailanganin ko yung kalaman mo ngayon. Gamitin mo ang ilang sandaling na ilalabi para magtaas ng poder at pondo. Yun din ang gagawin ko. Dahil ilang araw na lang ang natitira bago sumalakay ang mga kalaban. May hinala akong sinundan kayo ng mga yon at nasa malapit lang sila. Tugon ni Teryo. Eh paano naman po si Rigor? Wala po siyang kaalam-alam sa mga ganyang bagay. Hula ko nga, baka hindi pa yun marunong makipagsuntukan. Sabat ni Oka. Wala kayong dapat alalahanin dahil akong bahala sa kanya. Poprotektahan ko siya ng buhay ko kung kinakailangan. Tugon ni Teryo. Namangha si Dario sa ikinikilos ng kapatid. Bagaman ngayon lang nakilala si Rigor, hindi ito nagdalawang isip na tumulong kahit pa kapalit ang kanyang buhay. Ganon din po kami. Hindi kami papayag na mapunta sa kamay ni Balaham ang sisidlan. Kaya asahan niyong hindi kami aatras at tatalikod sa aming sinumpa ang tungkulin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento at huwag nating kalimutan na mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle dahil malapit na ang announcement ng winners ng hoodies and oversized shirt. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.